Life is not bad, but you know. Focus mo. Focus kasi pinofocus. Ana? Yes. What's up mga pre, ako ang inyong host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan bibigyan kayo ng rig inside blah blah blah. Walang intro, tuloy-tuloy itong video na. Atin naman. So, kasama naman natin ngayon si Z170A XPOWER Gaming Titanium Edition. So, angas na ito. Titignan natin yung loob. Actually, meron siyang window. Nagbita niyo na kaagad. Ooh. Ooh. Tapos, ito yung ano, mga kasama niyang features. Di ko na babasahin yung isa-isa yan. Dito naman yung specs. Basta, supporting niya ang 6th gen processor ng Intel, Skylake. Ayan, OC Power Design Game Boost OC Dashboard DDR4 Boost. O nga pala, DDR4 supported to motherboard na to. Buksan na natin. So, ayan. Makikita nyo, pagbukas, may first floor yan. Tsaka, hoy, cameraman! Ay, sorry. Game. May first floor, tsaka second floor. Yung first floor, yan yung motherboard. Mamaya na yan. Okay. Sa first floor, yung mga accessories na kasama pag binili niyo tong motherboard na to. So, meron siya MSI driver, which is dapat i-update niyo lagi. Pwede niyo to install, basta update niyo kagad. MSI, thank you product. Thank you letter, note. Para pag binili niyo, thank you sila. IO shield. Ano to? Hindi ko alam to. Sa USB. Yan. Nice. Tapos ito, quick installation guide, sticker, user guide. Wow, may brochure pa. Poster pala, oh. Lupit. Yung brato ito nakita. Cardboard. Huwi natin yun. Galing. Tapos nadyan rin yung ano, mga, kaya pwede ito isabit. Sabit nyo ganyan. Tapos pagkasabit nyo, pag nakalimutan nyo yung specs ng ano, motherboard nyo, pwede na ibaliktad, makikita nila. So, ayan, may ganyan sila. Ganun nga. Sticker. Ito, ang famous na doorknob na laging nananakaw sa bahay ni Boss Mac. Kasi nilalagay niya sa labas. Harbor sticker. SLI, bridge. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Wow, dami. Daming SATA cables. SATA cables. Ano to? Okay, sa front audio. Yeah. How to use the V check point. Ano ba meron pa? Cable. So, yan yan. Palagay. Salita kang salita eh. Akin na lang yan. Akin, bawal, bawal. Ito, gaming series na badge. Hindi malalaman nila pag kinuha ko yan. Bawal na. So, yan. Yan yung mga kasama sa motherboard na to. Okay. Assistant, pakilinis. Okay. So, ito na, yung mismo. Okay, yun, naputol. Ito na yung motherboard. XPOWER Gaming, kung makikita nyo. Yung, wow, naka-emboss pala yun. Nararamdaman ko yung ano, letra. Wow. Okay, so yun, naputol. Ito na yung motherboard, kung makikita nyo. Ito yung napaka-malupit na design. Hinawakan ko. Tapos naka-emboss pala siya. Nararamdaman mo yung letra. Wow. Ang lupit. Emboss. Yun. Tapos ito, yung heatsink chipset. You know, nararamdaman ko din yung bakit dragon yung logo na MSI? Hindi ko rin alam eh. Ba't nga ba dragon? Mag-comment kayo sa baba kung alam nyo kung bakit dragon. So, ayan. Meron naman siyang ano, apat na slots para DDR4. Supported yung DDR4. At ito na naman yung malupit na bakal na PCI-E port. Lupit, bakal. Hindi ka tulad ng parang ganito. So, pwede kang mag 1, 2, 3, 4 quad SLI sa board na to. At, syempre, pang overclocking to eh. So, meron yung OC dashboard. Pwede mo yung i-reset, plus, power, overclock, plus ulit. Yan. Pwede rin kayo dyan mag ano, kung malalaman nyo kung ano ba, nasira ang motherboard yung chuchu. Meron rin siya switch dito, sa baba, power, reset, at saka itong pulang to. Pinindot ko, pwede ba yung... No, ganyan po kasi yung pulang yun. Ayan, so, ito naman, tatanggalin natin para makita nyo yung IO panel. Record nga pala dito ay 4, 8,
12 pin at saka 24 pin. 12 pin, 24 pin para ma-power itong motherboard na to. So, ayan, tatanggalin natin sa box. Wait lang, ayan. Ayan. Natutusok ako eh, pero okay lang. Ang ganda nung nahawak ako motherboard. Ito yung likod. Hindi natin pinakita yung mga likod mo kanina eh, no? Pero, na. Wala naman design yung likod din. So, ayan. I.O. panel. Okay, so ayan. Nalabas ko na. Ayan. Tapos, ito yung I.O. panel. Ito yung killer LAN, audio boost. Oh shit, killer audio. Tama ba? Sa kabilang brand yun. Alam ko Nahimic yung gamit. O yan, tapos may HDMI, USB 3.0, USB 2.0, and may ilaw. LED lights. Yeah, pwede kayo mag-disco. Tapos, yun lang. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa Pinoy Rig Enthusiasts. Kung nagustuhan niyo yung video, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Panoorin niyo ang next video. Start to like, man.